Kamusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ang mga delikadong bulkan dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire, isang rehiyon sa ating mundo kung saan ay malimit ang mga lindol at pagsabog ng mga bulkan. Merong 100 na bulkan dito sa Pilipinas at ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PILVOX, ay ang 24 na bulkan dito ay aktibo. Alamin natin ang mga delikadong bulkan sa Pilipinas na naidokumento sa nakalipas na 600 years. Dito yan sa Kinuwento TV. Taal Volcano. Ang Taal Volcano ay matatagpuan sa San Nicolas at Talisay sa probinsya ng Batangas. Ito ay may sukat na 311 meters. Ang Taal Volcano ay ang pinakakakaibang bulkan sa mundo. Ang bulkang ito ay isang complex volcano na mayroong 47 craters at napapaligiran pa ng lawa. Ito rin ang pangalawa sa pinakaaktibong bulkan na nagkaroon ng 42 na pagsabog sa pagitan ng taong 1572 hanggang 1977 at ang pinakamapaminsala sa lahat ay naganap noong 1754 na tumagal ng halos 7 buwan na kung saan ay natabunan nito ng 87 centimeters o hanggang bewang na abo ang bayan ng Tanawan, Taal, Lipa. Pati na rin ang Pansipit River ay nabarahan na naging dahilan upang ang tubig sa lawa ay tumaas. Mayon Volcano. Ang Mayon Volcano ay matatagpuan sa probinsya ng Albay sa Bicol Region na sakop ng southeastern Luzon. Ang Mayon ay isang sikat na tourist spot at nakilala ito dahil sa perpektong hugis apa nito. Ito ay isang stratovolcano. Stratovolcano ang tawag sa mga bulkan na nahulma sa pamamagitan ng pagpatong-patong ng mga lava at lahar sa paligid nito. Ang Mayon ay may taas na 8,077 feet. Kahit na napakaganda ng Mayon Volcano, ay isa ito sa pinakaaktibo at pinakadelikadong bulkan sa Pilipinas. Sumabog na ito ng halos 55 times simula noong taong 1616 at ang pinakamalakas na pagsabog nito ay noong February 1, 1814. Nung panahon na yon ay binaon ng Bulkang Mayon ang buong bayan ng Kagsawa at ang bell tower na lang nito ang naiwang alaala at nasa 1,200 namang katao ang nasawi sa naturang pagsabog. Mount Pinatubo. Ang Mount Pinatubo ay isa ring stratovolcano na matatagpuan sa Western Luzon. Ito ay nasa intersection ng mga borders ng tatlong lalawigan, ang Zambales, Tarlac at Pampanga. Ito ay may taas na 1,486 meters. Ayon sa pag-aaral, ito ay nagtala na hindi bababa sa 6 na beses na malalakas na pagsabog sa nakalipas na 35 years. Bago ang pagsabog nito noong 1991. Ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991 ay tinuturing na pangalawa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa Pilipinas. At itinuturing ito na isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan ng mundo. Ito ay nagtala ng Level 6 VEI, isang pagsukat sa lakas ng pagsabog ng isang bulkan. Base sa taas ng kaulapan na nabuo nito at dami ng ibinuga nitong abo. Ang Level 6 VEI ng Pinatubo ay nangangahulugan na napakalakas na pagsabog. Dahil din sa pagsabog ng Pinatubo, bumaba ang temperatura ng mundo ng 0.5 degrees Celsius mula taong 1991 hanggang 1993. Nasa 847 ang naitalang namatay dahil sa pagsabog ng Pinatubo. Mount Bulusan. Ang Mount Bulusan ng Sorsogon ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Luzon. Ito ay may layong 70 kilometers mula sa Mayon Volcano. Ito ay bahagi ng Erosin Caldera. Isang kaldera ang nabuo 4,000 taon nang nakakaraan.
matatagpuan sa paligid ng Mount Bulusan ang 4 na craters at 4 na hot springs. Ito rin ay tinuturing na pang-apat na aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang Mount Bulusan ay tinatayang 15 beses na itong pumutok simula noong 1885. Ang pag-aalboroto nito noong 2007 ay isa sa pinakanatatandaan ng mga tiga-Sorsogon. Ang pagsabog nito ay hinahambing sa isang bombang militar. Umabot ng 5 kilometro ang taas nito sa himpapawid. Mount Canlaon. Ang Mount Canlaon o kilala rin sa tawag na Canlaon Volcano ay isang uri rin ng stratovolcano na matatagpuan sa pagitan ng Negros Occidental at Negros Oriental, at ito ay may taas na 2,465 meters. Ang Mount Canlaon ay ang may pinakamataas na tuktok ng bundok, hindi lang sa buong probinsya ng Negros, kundi maging sa buong Visayas. Meron itong 3 hot springs sa slope nito. Ang Mount Canlaon ang pinakaaktibong bulkan sa Visayas at 3 naman sa Pilipinas. Ito rin ay 30 beses nang pumutok simula noong 1819. Ang isa sa pinakamasalimuot na trahedya na dinulot ng bulkan ay noong 1996. Merong 24 na estudyanteng mga hikers ang umakyat sa bulkan nang biglaang itong sumabog. Namatay ang isang estudyanteng British kasama ang 2 Pilipino, subalit na iligtas naman ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Ayon sa isang vulcanologist, ang pagsabog ng isang bulkan ay mas magiging malakas kung ito ay manggagaling sa isang hindi aktibong bulkan o matagal nang hindi sumasabog, sa kadahilan ng mas naiipon sa ilalim ang magma. Kaya napakalaki ng tsansa na lumikha ito ng malaking pagsabog na lubhang mapanganib. Ang Pilipinas ay mayroong 53 na aktibong bulkan. Ang ilan dito na hindi na isama sa ating listahan na sa aking palagay ay kailangan din natin itong kilalanin, tulad ng Mount Hibok-Hibok sa Camiguin, ang Mount Musuan sa Bukidnon, at ang Smith Volcano o ang Mount Babuyan sa Babuyan Group of Island. Ang ating bansa ay meron ding dormant volcano at potentially active na malapit lang sa mga pangunahing lungsod o sa mga matataong lugar, tulad na lang ng Mount Banahaw na nasa pagitan ng Quezon at Laguna, at Mount Arayat na potentially active stratovolcano na matatagpuan sa probinsya ng Pampanga. Mount Makiling, isang dormant volcano na matatagpuan sa pagitan ng Laguna at Batangas. Walang naitalang pagsabog nito sa kasaysayan, subalit makikitaan mo ito ng palatandaan na ang mga vulcanism at magma chamber nito ay aktibo na dahilan kung bakit napakaraming hot spring sa Laguna na malapit sa Mount Makiling. Mga kaibigan, iyan ang pinakadelikadong bulkan sa Pilipinas. Ano ang masasabi nyo rito? Dito na natatapos ang ating kwentong kaalaman. Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!